Pag-uusapan natin itong mga nahukay na gold bars sa Yamashita treasure hunting. Marami kasi ang nagsasabing, puro lang kayo ba to sign, mga markers? Wala bang ipapakitang ginto? At kapag pinakita naman sa atin pong mga kababayan, ang ginto ay sasabihin naman, hindi totoo, scam daw. Ano ba talaga? Kaya atin pong pag-uusapan itong mga video na ipinadala sa atin pong mga kababayang Yamashita treasure hunter sa buong bansang Pilipinas, no? Ito pong mga nahukay nila para po makita ng atin pong mga kababayang mga nagko-comment para masigurado kung alin dito ang totoo at hindi totoo, no? Ano ba talaga? Kaya tutok po kayo, no? Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat maganda po ang ating pag-uusapan ngayon. Ginto ng Yamashita treasure ito. Magandang araw po sa inyong lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan, hinautong tangan ata sa maayong kahimtang, no? May ad na adlaw gid sa inyo tanan dira sa atun mga kauturan sa Bakulod kag Iloilo, no? Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, no? Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At tungkol nga dito, no, sa mga videos na ipinadala sa atin. Hindi ito sa atin, ipinadala lang sa atin, no, sa mga treasure hunter na nakakuha ng gold bars, no. Mga gold bars po itong mga video na ito. Alin ba dito ang totoo, no? Totoo ba ito? O mayroon ditong hindi totoo, no? Alin dito ang tunay talaga na gold bars, no? Napakaganda po itong mga video nila at ibabahagi po natin ito sa inyo, ito pong mga video nila. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat, no, sa lahat po ng mga subscribers natin, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. Na hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel, no, pakifollow na rin po ang aking Facebook page, no, Yusuf Yamato. So continue nga po tayo, no, sa atin pong pagbabahagi. At ito nga ay na-challenge tayo sa mga comments ng atin pong mga kababayang mga bashers at saka hindi bashers na iba't iba po ang komento tungkol po sa mga sign markers, na puro na lang daw sign, puro markers, wala na bang ipapakitang iba na ginto? At kapag pinakitaan mo naman ng ginto, sasabihin naman, hindi naman totoo, ano ba talaga, no? So ito pong mga videos na ipinadala po sa atin tungkol po dito sa mga gold bars, no, ay mayroon ditong legit 100% na Yamashita treasure talaga na nahukay, no? Itong sa Tanay Rizal, itong sa Laguna, ito po ay 100% na walang kasinungalingan. Ito po ay nakuha talaga ng mga Yamashita treasure hunters. Hindi ako, ha? Hindi tayo, kundi mga Yamashita treasure hunters. Hindi po natin sila kilala. Sila po ay voluntaryong nagbahagi, nagbigay sa atin ng video para ito pong mga nagko-comments, nagbabash, ay maipakita sa kanila, no, yung mga sinasabi nilang nire-request nila na wala na bang iba, puro na lang sign, puro na lang markers, no? At mayroon namang komentong iba na kapag pinakita mo sa kanila, ay sasabihin naman, bakit pa daw pinapakita, bakit pa daw binablog, no, na hindi man nakarapat-dapat kasi kayamanan ito, delikado. So tayo po ay vlogger, no? Ako po talaga ay vlogger, treasure hunter.
Pero hindi nangangahulugang kapag nagpo-post ako ng mga gold bars ay ako ang nakakakuha. Ito po ay ipinasa sa atin ito pong mga bidyong ito na hindi natin sila kakilala. At dahil ito sa nanonood sila ng mga comments, no, sa comment section sa YouTube channel na laging nagbabato ng mga komento na puro na lang daw markers, puro na lang sign, no? At wala tayong ibang pupuntahan kapag pinakita naman natin itong mga videos na mga gold bars na nakuha, ay sasabihin naman scam, hindi totoo. Ano ba talaga? No, kapag pinakitaan kayo, sasabihin hindi totoo. At kapag walang pinakita, sasabihin naman ninyo puro na lang sign. So, ito nga, ito pong ipinapakita natin sa umpisa, no, sa bidyong ito na atin pong na-edit. Ito po ay legit, no, sa Tanay Rizal, no, na nahukay po ito ng isa sa treasure hunter, no, na ex-abroad, no, na nagmula po siya sa OFW. At yung kanya pong mga naipon na pinagtatrabahuan sa ibang bansa ay naipuhunan po niya ito sa paghuhukay, no? Ilang taon niyang pinagtatrabahuan din na finance niya doon po sa kanilang hinukay na Yamashita Treasure. At swerte na lang at nahukay nila malapit nang maubos ang kanyang budget, no? Malapit na silang sumurinder. Kasi napakahirap kunin, no? Mahirap hanapin ang Yamashita Treasure. Imagine niyo ang kwento niya, no, na naka-chat natin, nakausap ko pa sa phone itong nakahukay na ito, na muntik na siyang sumuko kasi doon po sa mga sign, mga markers, no, naka-triangle na mga punong kawayan at naka-linyang punong baliti, ay wala silang natagpuan na ginto sa mismong mga sign markers, no? Hinukay nila yung gitna ng triangle ng mga punong kawayan. Puro markers ang lalaking mga bato. Hinihila nila yung mga bato. Binakho pa nila ng napakalalim. Naubos na ang mga sign markers. Wala doon ang Yamashita Treasure. Puro lang mga gamit, no? Mga kung ano-anong nakikita nilang sign. At last option nila yung sinabi ko nga na humiram o mag-upa, umupa, magrenta ng scanner na legit na 100%, no, na makadetect. At ito nga ay ginamitan nila, kung hindi ako nagkakamali, ito pong Proton, no, na hindi natin pinopromote, ha, maaring itong Proton na ito, itong may screen na parang laptop at may maraming antena na malalaki, yun po yung nakadetect. At hindi pa matukoy ng diretso, no? Kahit na nadetect, alam nila na may Yamashita Treasure doon, scattered pa rin. Dahil ang mga hapon magaling, tinakpan ng maitim na layer na parang gray na hindi mo masyado. Singaw lang siguro yung nadidetect ng metal detector o scanner. So binakho nila ng binakho, pakanal, no? Pakanal. Mula sa triangle na punong kawayan na mga may mga sign ay binakho nila ng pakanal papuntang northeast kasi may nguso doon na nakatutok yung nguso. Doon sila pumunta sa northeast, yung tinuturo ng nguso, binakho nila ng pakanal. Kasi mula pala doon sa sign ay pumailalim ang mga hapon din, nagdrip sila na hindi mahalata. Tinakpan nila ng dark gray, no, na layer, no. At 50 meters pa ang layo mula sa mga sign markers, no. Napakalayo. Kaya imagine niyo 'yun. Kung pailalim tayo ng pailalim, no, sa mga sign markers at hindi natin namalayan na may drip pala doon,
na umabot pa ng 50 meters. Big deposit ito ha. Iba rin yung mga small at saka medium deposit. So 50 meters northeast, doon nila na-recover no, nakahalo lang sa clay, sa putik. At may tubig. Kasi sa gilid na ng sapa na naka parang letter Y o letter S no, na may curve. Doon lang sa gilid may 50 meters din ang distansya na may supply na tubig. At doon din nila nakuha yung Buddha, no? Yung Golden Buddha na halos 3,000 kilogram. So, yung nakuha pala nila ay 352 gold bars plus isang Buddha na babae na tumitimbang ng halos 3,000 kilos. At mahigit sa 10 pirasong mga precious stones na uncut. At mayroon pang precious stones na nakat na nakalagay sa bato, no? Na hindi naman malayan. Sa bato, ipinasok. Kaya napakagaling, napakahusay. Saka magkahiwalay itong gold bar sa mga precious stones. Ang mga precious stones nakuha sa may punong baliti na nakalinya. Doon lang sa ilalim ng punong baliti, no? Hindi mo mamalayan kasi hindi box ang pinaglagyan eh. Bato. No? Bato siya. So kapag hindi mo chinecheck yung bato, maaring matabunan lang yun. Basagin nyo yung bato kasi yung bato ang napagkuhanan nila ng mga precious stones. At yung mga uncut precious stones, bato rin. Pag naputikan, hindi mo mamalayan. No? Mabigat. Mabigat lang. Tapos i-check ninyo kasi may laman, no? Ang mga bato. Sa ilalim ng punong baliti na nakalinya. Hindi isiminto ang pinaglagyan para siguro hindi mahalata. Hindi ma-detect. No? Hindi basta-bastang ma-detect. Kaya ang mga hapon ay magaling, no? Magaling silang magtago. So, ang lalim nito ay 120 feet. Ito pong nahukay ng mga gold bars na 352. So, distansya 50 meters. May lalim na 120 feet. Imagine yung lalim niyan. Hindi basta-basta ilang bakho ang ginamit. Halos 3 million ang gastos. 2 months bago makuha. So, ganun kalupit ang mga hapon. At isa pa, itong sa Laguna. No? Itong sa Laguna, legit talaga yan. Na nakuha nila sa maliit na tunnel, no? Napasok nila sa sahig lang. Parang siminto, dark gray din, doon nakalagay sa ilalim, may supply na tubig din, nakababa din yon. At mayroong parang concrete box na siminto, no? Yun po ang napagkuhana ng Yamashita Treasure. At may mga gold coins sa loob ng tunnel na nakalagay sa mga banga. No? Banga ang pinaglagyan. So, mga markers, marami. Mga heart shapes, no? Arrows, no? Triangles, mga parang mga, may mga mata, may mga tuldok, no? Three dots na tuldok, mga animal characters, marami. Marami silang mga sign, markers na natagpuan sa paghahanap nila. At itong sa mga bandang huli na mga videos na ating pinapakita ay mga fake yan. No? Mga fake. May mga fake din na mga gold bars na ipinapadala sa atin na hindi totoo. Halata naman eh. Kapag nanonood kayo doon sa video na ipinaflash ko, mahalata ninyo yung totoo kasi may katibayan at yung itsura pa lang. Yung una, may asay report doon. Yun po yung sa Tanay Rizal at saka yung sa Laguna, walang asay report, pero totoo yun. Yung may asay report, patunay yun na totoo kasi sa DNR nila, inasay yun. May papilis talaga yun. At hindi naman binibenta yun sa mga tao. Kasi pag scam kasi, naghahanap ng mga buyer, no? Na, sir, ito, may buyer ka ba ng ganito? Bakit ka pa maghahanap? Eh, pwede mo namang ibibenta ka agad yun. Nang unti-unti hanggang sa makaipon ka at pwede mo nang ibenta ng malakihan kung may puhunan ka na. Magtayo ka lang ng business. So, hindi ito ipinapakita itong mga videos na nauna na sabing real gold bars sa Yamashita Treasure.
hindi ipinapakita ito para maghanap ng buyer. Ito ay ipinapakita para ma-encourage, no? O malaman ng ating mga kababayan na totoo, mayamos ito, treasure talaga, nakuha sa Tanay Rizal at doon sa Laguna. Pero itong mga videos na sa bandang huli na makikita ninyo na pinuputol pa, tinatakpan yung kabila, tapos halatang tanso naman, ito yung mga piki, no? So hindi lahat ng binidyo natin dyan, tingnan ninyo yung title, tingnan ninyo yung mga nakaflash sa screen. Mayroon dyan nakalagay real gold, tapos mayroong fake gold. So yung pinapakita natin na mga nagpapadala sa atin ng video, sir, mayroon ka bang buyer nito? Ito ganyan. Siguradong piki yan. Kasi maghahanap ka pa ng buyer, eh, pwedeng ibinta yan diritso eh. Kahit platinum, pwede ibinta yan ng diritso. Ang hindi dito piki, ito pong napakaraming nickel babit, no, nickel bars o titanium bars sa loob ng kuweba. Ito ay hindi piki. Kasi ang nickel bars, gagawa ka ng mga ganun, nickel bars o titanium bars. Ang mahal din ng mga ganyan. Isang barko, dalawang barko na sa loob ng kuweba. Paano ka makapagpuhunan noon kung ito ay piki? Totoo ito, kasi ang mga hapon, gumagamit sila ng nickel, mga lead bars, mga titanium bars sa paggawa ng mga armas at eroplano, no? Sa panahon ng World War II, kasi kailangan nila yon, yung mga bars na titanium, lead bars, no, mga bronze, ginagawa nila sa bala yon, yung lead, no? At saka yung mga tingga na yan, ginagawa nilang bullet yan. At yung mga nickel, ginagawa din yung pera at sa iba pang armas, no? Sa pandigma sa Second World War noong time nila. So, halata, no, na yung pinapakita nating video, totoo yung nauna, tapos yung bandang huli, ay pinapakita din natin yung hindi totoo, no? Mayroong hindi totoo. So, sana po ay nalinawan kayo na totoo talaga na mayroong Yamashita treasure, may gold bars talaga. Bakit pa pinapakita? Bakit binibidyo? Hindi naman sila ang nagpapakita. Ako, vlogger kasi ako, at ipinapasa nila sa akin. At wala na silang worries kasi wala namang mukha eh. Kahit makita ninyo, eh, malay nyo ba kung sino ang tao na yun, kakuha na yun? Kilala nyo ba? Hindi nyo makikilala yun. Kahit na ipakita nila, comments na lang kayo, hanggang laway na lang kayo, kumbaga, yung mga nagbabash. Pero sa mga nakakakita na alam nila na totoo, may encourage, no? Gaganahan maghanap. So, encouragement din. So, yun po ang purpose na ipinapakita. At yung mga nagsasabing walang ipinapakita, puro sign, ayan, pinakita na nga sa inyo eh. Tapos magsasabi naman kayo, hindi totoo yan, piki yan. Mayroon ding totoo, mayroon ding hindi totoo. Kaya tingnan yung maigi, no? Panuorin ninyong maigi kung alin dyan ang totoo at alin ang hindi totoo. Yan po ay malinaw. So, huwag kayong mag-comment agad na scam yan o ano yan. Ang scam, yun po yung nagbibenta ng mga peaking gold bars, no? Na ginagamit yung video na sinasabi, kapag sinabi natin na, oh, bilhin nyo to kasi totoo ito. Tapos piki pala, yun ang scam. Pero sinasabi natin dito, tingnan yung maigi, no? Ito ay piki, ito ang totoo. Kaya manood kayong maigi, huwag kayong kukurap. So yun lang po, sana po ay malinaw, no? Maraming salamat po.